Isang bansa, isang lahi, isang pangarap. UNLAD Pilipinas. Isa-isa nating tutukan ang mga pagbabagong nagaganap sa iba't ibang kapuluan. Mga reforma at kaunlarang nagbibigay ginhawa at pag-asa sa bawat Pilipino. UNLAD Pilipinas. Kasama si Cesar Soriano. Dito lang sa PTV4. UNLAD Pilipinas. Iisang pangarap. Sa lumalaking populasyon, dumadaming negosyo at kalakalan, mga hamong kinakaharap upang gumanda ang buhay ng bawat Pilipino, sama-sama nating tahakin ang tanging landas. Dito sa programang UNLAD Pilipinas. Sabay sa makabagong panahon, tila wala ring humpay ang mga plano, reforma at mga pagbabagong inilatag ng mga namumuno sa gobyerno para pagsilbihan si Juan de la Cruz. Ngunit gaano ba ka-epektibo ang mga ito? Mahusay ba itong naipapatupad? Ako po si Cesar Soriano at samahan niyo akong isa-isahin ang mga programa at proyektong inilatag at ang epekto nito sa mamamayang Pilipino. Because of the technology na, ang nakakalungkot lang yun ay walang hanap buhay, yung mga parents pa mismo ay nag-alam. Mula nang pumutok ang pandemya taong 2020, pansamantalang tumigil ang ikot ng mundo. Ang dating masaya at makulay na buhay na balot ng pangamba. Nakulong sa kanikan nilang tahanan ng karamihan at kasabay ng pangamba na umkat ang mas komplikadong suliranin. Sa pag-aakalang ligtas at malayo sa kapahamakang pamumuhay sa loob ng tahanan, lalong napalapit sa modernong panganib ang mga kabataan, ang Online Sexual Exploitation of Children o OSEC. Well, the matter of online sexual exploitation of children most especially is really a grave concern for the Department of Justice and for the government in general, for all the other agencies that are part of the Interagency Council Against Trafficking, and take it as a priority to address this concern. And because it is a grave concern for us, efforts have immediately been made, even before actually the president raised this topic up, even before the news reports have come out regarding the proliferation of child sexual exploitation material or pornography, some of them self-generated. Bago pa man magsimula ang pandemya, una nang tinukoy ng United Nations Children's Fund o UNICEF ang Pilipinas bilang global epicenter ng livestream sexual abuse trade. Katunayan, 8 sa 10 kabataang Pilipino ang lapitin sa online sexual abuse o bullying. At sa gitna ng implementasyon ng lockdown sa bansa, kapansin-pansin ang lalo pang pagtaas ng kaso ng online sexual exploitation of children. Noong 2020, nakatanggap ang Department of Justice ng 260% increase ng cyber tips. Isang masakit na katotohanan ang naungkat na kasama nila ang umaabuso sa kanila sa iisang tahanan. Dahil dito, dumami ang tumatangkilik sa illegal na aktibidad, lalo pat ang mga parokyano nito'y nakakulong din sa kani-kanilang bahay. Bukod pa rito, isa rin sa mga naging dahilan ang kawalan ng trabaho at kita. Financial matters also play into why these facilitators commit the crime. Can you imagine how scarred the children would be? That if the person you trust the most in the world, your own mother, is the one making you do these things, and they do it because they trust their parents. Some of the children aren't even aware that what they're doing is wrong sometimes, you know? They're asked to undress, and they're so innocent, so they don't know that
their pictures are being given to another person. Ang mga larawan at video ng mga biktima hindi lamang kumakalat sa loob ng bansa. Malaking porsyento rin ng mga nakaantabay sa ganitong kalakaran nagmula rin sa ibang bansa. There are some crimes that are committed within the Philippines, purely within the Philippines, but a large number of it is committed here and outside, meaning there is a customer that is in another country paying for child sexual exploitation material coming from the Philippines. Hindi lamang basta paratang ang pagtukoy sa Pilipinas bilang center ng online sexual abuse sa mga kabataan. Kalakip nito ang datos, ebidensya at impormasyon na makapagpapatunay na ang nakukuha nilang material kaugnay ng child sexual exploitation nang gagaling talaga rito mismo sa bansa. We have 8 times as more referrals as any other country in the world, making us the largest supplier of child sexual exploitation material in the world. And not just the largest, and the second is a close second though. The second is a very, very far, 8 times far second. Enero noong 2020, naitala ang pinakamataas na bilang ng online sexual exploitation of children. Pumalo ito sa 34 na kaso na lubhang mataas kumpara sa mga nakaraang taon. Siyam ang naitala noong 2015, noong 2016 naman ay 3, 10 noong 2017, 2018 ay 31, habang noong 2019, buwaba ito sa 20. During this pandemic, 2020, where we had one of our record high convictions. So among all the years of the existence of the RA 9208, or the Anti-Trafficking in Persons Act. So this just goes to show the commitment of the IACAT, the commitment of the DOJ to really fight online sexual exploitation of children. Sa parehong taon, kinakitaan din ng pagtaas ng kaso ng sexual exploitation ang rehiyon ng Eastern Visayas. Mula nang mabuo ang Women and Children Cyber Protection Unit noong 2019, 12 OSEC cases na ang na-file sa korte at hindi bababa sa 30 individual ang na-rescue. Ang pinakabata, nasa 2 buwang gulang pa lang. Ayon sa NOAA Unit Investigator na si Police Master Sergeant Sara Mores, kahirapan ang nagtulak sa mga magulang na pumasok sa illegal na kalakaran. Bagamat hindi sa kanilang lalawigan na itala ang karamihan sa kaso ng eksploitasyon, ikinalulungkot ni Eastern Samar Governor Ben Evardone na mismong magulang pa ang nagpapasok sa kanilang mga anak sa maling gawain. Nakakalungkot, napakasakit yung ganong mangyayari, no? Kasi wala silang resources, lalo na yung pandemic. Dapat naiiwasan yung ganon. Naniniwala si Governor Evardone na maaari sanang maiwasan ang ganitong mga pangyayari sa isang pamilya kung mayroon lamang silang sapat at maayos na hanap buhay. Sa mga nakalipas na taon, patuloy ang pagbalangkas ng mas mahigpit na batas ng mga mambabatas para mapanagot ang mga sangkot dito. Maaari silang maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9208 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act, RA 9775 o Anti-Child Pornography Act in relation to RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act. Base sa huling datos, nakapag-record ang DOJ ng 92% conviction rate sa OSEC. Ngunit nahihirapan silang maabot ito dahil kadalasan sa mga biktima natatakot tumistigo. Maraming dahilan kung bakit natatakot ang mga biktima na humarap laban sa akusado. Isa sa mga kadahilanan na ito ay dahil madalas tetestigo sila laban sa kanilang sariling magulang o tagapag-alaga. Understandable because usually the facilitators, the perpetrators are their own parents. So that is why the children really find it very hard to testify against their own parents. Dahil dito, kapag wala ang mga biktima, kailangan nilang pagbasehan ang iba pang mga ebidensya upang matiyak ang pagkakasala ng akusado. Inalahad ni Yusek Villar na nagsasagawa sila ng pagsasanay para sa PNP at NBI na magkaroon ng maayos na investigasyon upang pagtibayin ang mga ebidensya na mas maging makatwiran at sapat para igiit ang nagkasala kahit na wala ang mga biktima mismo sa prosekusyon. We do not want the victim to suffer from re-traumatization. Yes. In the sense that
when the victim has to testify, that's also trauma for the victim to testify in court, to recount all the details of what happened to the child, to him or her, and at the same time be cross-examined by an antagonistic lawyer of the defense. So what we're really conducting several trainings for our law enforcement agents, for our prosecutors. Mariing kinundina ng kagawaran ang pangungunsinti sa maling gawain na ito ng mismong kaanak ng biktima. At lumalabas sa kanilang datos, 66% babae pa mismo ang facilitator. Maring ito'y nanay o tiyahin ng biktima. 41% of the facilitators are the biological parents and 42% are close relatives. So, aunt, uncle, an older cousin, and so that makes 83% are committed by family members of the victims. They term it also as a family-based crime because it's usually the family members that exploit their own children and the family. And usually the victims are more than four, and they're related, magkakapatid, magbibinsan. The youngest that we've rescued is 25 days old. A 25-day-old baby was rescued last February 2020 in San Pedro, Laguna, and the facilitator was her own mother, and the baby was rescued with some siblings. You know, the sharing of nude photos, that's just one form. Other forms, their cousins, siblings are forced to have sex with each other on cam. 5 years old and 7 years old touch each other. It's and taken on video and sold for how much? Just 3,000 pesos. Para sa isang bansang lubos ang pagpapahalaga sa kultura ng pamilya, lubhang nakababahala ang paglaganap ng online sexual exploitation sa mga kabataan. Ang dapat sana ay sandigan at sandalan ng mga kabataan mula sa peligro ang sila pang naglalapit sa makamundong gawain. At maliban sa kalakhang Maynila, lalo pang naging talamak ang pang-aabuso sa iba pang panig ng bansa. Sa pagbisita ng aming grupo sa probinsya ng Eastern Samar, isang pasilidad sa siyudad ng Boronga ng aming sinadya, ang Bahay Kalinga na kung tawagin Balay Darang Panhan Kababayinan. Ang Balay Darangpan ay isang temporary facility shelter para sa mga batang inabuso, mapaseksual, pisikal, maging ang mga napabayaan at inabandona. That is shelter facility for the abused children. It is managed by center head, my assistant social welfare officer. We have 3 social workers and we have 6 house parents. They are being taken care of by house parents, which the provincial government provide them with food, clothing, and shelter. It is a home atmosphere. Kung ano ang naayok, inipoprovide ng parents, yun ang ipinoprovide namin, tender loving care. Natuklasan namin na may mga pagkakataon na ang mga batang inaalagaan nila, may karga-karga na rin supli na bunga ng pang-aabuso sa kanila. Isa sa mga inaalagaan nilang bata rito ay ang 17 taong gulang na si Ana, di niya tunay na pangalan. Maagang naulila sa kanyang nanay at tanging nakatatandang kapatid na lalaki at ang kanyang ama ang kasama niya sa bahay. Mayroon mang siya nakatatandang kapatid na babae, nasa Maynila naman ito nakatira para maghanap buhay. Sa edad na 11, nagsimula ang malagim na gabi sa buhay ni Ana, sa kamay pa mismo ng kanyang ama. Gabing yun, ako lang nasa bahay kasi yung kapatid ko, actually dalawa kami. Yung kapatid ko nasa Maynila, ako lang yung naiwan sa bahay. Yung kuya ko naman, nandun siya sa labas kasama yung mga barkada niya. Nung time na yun, ako lang ang nasa bahay. Tapos, pagkahating gabi, doon na ginawa yung bagay na talagang hindi mo talaga makakalimutan. Siyempre, masakit para sa akin kasi tatay ko yun. Tatay ko mismo yung gumalas sa akin yun. Every week siya 3 times and
parang hindi ko na kasi maalala, pero yung kada week siguro, 3 times yet or 4 times ganun. Kahit sa murang edad pa lamang, hindi maiwasan ng mga biktima na isipin at sisihin nila ang kanilang mga sarili sa mga nangyari sa kanila. Tinatanong nila ang kanilang mga sarili na kung karapat dapat ba nilang maranasan ng mga bagay na to. Marahil lalo na't ang mga gumawa sa kanila nito ang siyang itinuturing nilang pamilya at tila ba ninakawan sila ng kanilang pagkababae. Hindi naman kasi maiwasan na hindi mo sisihin mo sarili mo kasi para sa akin yung time na yun na tinatanong ko yung sarili ko, bakit nagawa sa akin ng patri ko yun? Bakit ako pa sarili niya, anak, sarili niya, lumay at dugo, pero ito yung nangyari sa akin. Yung mga time na yun talaga, sisimsisi ako sa sarili ko yun. Kung, kasi para sa akin, parang nawala yung pagkababae ko. Bata pa kasi ako yun, parang wala pa ako sa saktong edad. Gawa ng takot ni Ana na hindi siya paniwalaan ng mga tao na nasa paligid niya, mas minabuti na lang niya na sarilihin ito. Noong mga time na yon, hindi ako nakapagsumbong kagad kasi alam kong hindi maniniwala yung mga kapitbahay namin kasi yung pagkilala nila sa tatay ko, mabait. Unfortunately, mabait talaga yung tatay ko. Ang trabaho niya para kung in English, healer yan, na nanggagamot ba, kaya mga herbal, gano'n. So yung pagkilala ng mga tao sa kanya, mabait siya. So that time, hindi ako nakapagsumbong. Kasi para sa akin, hindi ako paniniwalaan ng mga kapitbahay ko. Baka isumbong nila sa tatay ko na nagsumbong ako. Baka lumala pa yung sitwasyon. Nagkaroon lamang ng lakas ng loob si Ana na magsumbong tungkol sa sitwasyon niya nang nadiskubre niya ang nangyari sa kapatid na nagtatrabaho sa Maynila. Naging biktima rin pala ng kanilang ama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Noong time na yon, yung kapatid ko habang nagtatrabaho siya, sumakit yung ulo niya, tapos sumusuka siya. So nagtaka yung amo niya kung bakit ganun yung kinikilos niya. So nag-decide yung ama niya na ipa-check up siya sa doktor. So lumabas na din na ang results, buntis siya. So that time, naglakas ng loob na siya na magsumbong, na yun din pala yung nangyari sa kanya, ganun. So nung magsumbong na siya, naglakas loob na rin ako na magsumbong. Sa kabila ng kalagim-lagim na pangyayari, ilan sa mga kaso sa balay-darangpan na buntis na nang dinala sa kanila, pinili nilang alagaan di. Binibigyan din nila ng suporta mga batang nais kupkupin ang kanilang mga anak. Bali yung iba kasi gusto nilang ipa-adapt. So nire-refer ko sa Tacloban, sa regional office ng mga para sa mga bata. Yung for adoption sa RSCC ko sila nire-refer. Pero yung iba, inaano lang nila, ayaw nila. Gusto nilang alagaan hanggang lumaki. Yung sa babies naman kasi hindi naman natin sila yung nanay talaga yung inaano namin. Pre-prepare namin na ganito yung mangyayari pag nasa iyo lang yung bata. Tapos ito naman yung mangyayari pag wala sa iyo. Yung pag-uusap na ganyan ba? Isa pang biktima ang nakilala ng aming team, ang ngayon 17 taong gulang na si Elaine. Hindi rin niya tunay na pangalan. Papalapit na ang Pasko ng panahon ng insidente na yon. Subalit imbis na masaya at makulay na alaala, naging mapait na alaala ang nangyaring ito. Papasko na. Kasi nung nandun pa kami sa Maynila, hindi ako itinilalabdan. Stepfather. Ang paglipat namin dito sa Maynila, dito na ako ginalaw. Isang araw, lima ka beses, aga, tanghali, gabi.
kapag pumapasok po ako sa eskwelahan, ginagala muna ako bago ako pumasok sa eskwelahan. Katulad din kay Ana, nahirapan si Elaine na magsumbong at sabihin sa mga nakatatanda ang mga ginagawa sa kanya dahil sa kanyang takot na mapagalitan siya ng kanyang nanay. Mabuti na lang, nagawa niya naman itong makwento sa kanyang pinsan na siyang nagsuplong ng mga nangyari sa kanya. Nagsabi ako sa kaklasmate ko na kaibigan ko siya na pinsan ko. Doon ako nagsabi sa kanya. Pagsabi ko sa kanya, sinabihan niya ang kanyang mama. Pagkatapos, ang kanyang mama, sinabihan din ang aking mga itak yung mga kaklasmate, itak mga yung teachers ko. Pagkatapos sinabi niya sa police, actually na nakapunta po ako dito. Because ang mother may merong trust sa asawa niya na pagkakaintindi ng mother, yung asawa na yun is not capable of doing that to their own children. Sina Ana at Elaine ay kapwa 5 taon nang nakatira rito sa Balaydarampan. At hindi lamang dito sila nagkakaparehas. Parehong napupuno ng galit ang dalawang biktima. Patuloy na naglalaro sa kanilang isipan na kung bakit nangyari sa kanila ang ganitong bagay. Ang malungkot pa nito, sinisisi nila ang kanilang sarili sa mga nangyari. Habang lumalaki ang victim ng ganon, is nagtataka, lalaki siya na ang environment niya is hindi maganda. Ang future niya is very uncertain. Pati ang mental health niya, hindi rin maganda. Magkakaroon siya ng baggages sa buhay niya. Negative baggages kung paano niya lalabanan mag-isa ang totoong buhay, ang realidad ng buhay. Malaking psychological effect yun sa bata. Napakasakit, no? Napakasakit sa puso yung mga ganyang situation, ganyang pangyayari. Hindi ko alam kung saan mo sisisi yan. Maybe because of hardship, lasing yung tatay, frustrated, walang outlet, walang etc. I don't know. Masakit din isipin para kay Governor Evardone na mayroong nangyayaring pang-aabuso sa mga kabataan sa loob ng kanilang probinsya. Upang umagapay sa mga kalintulad na kaso, isang family crisis center ang itinatag nila, ang kaisa-isang pasilidad sa Eastern Visayas. Sa tulong ng family crisis center, kinakalinga ang mga kababaihan at kabataan na nakararanas ng pang-aabuso. Malaking tulong ito lalo na sa mga katulad ni na Ana at Elaine. Kaya isa sa mga nakikita ni Governor Ben na sagot upang maiwasan ang maling gawain, magkaroon ng hanap buhay ang mga tao at tamang edukasyon ng mga bata. Nang sa gayon, maging mulat din sila sa kanilang karapatan. Mabigat at mahirap ang pinagdaanan ni na Ana at Elaine, lalo pat nasa murang edad pa lamang sila. At tila ba namulat agad ang kanilang mga mata sa realidad? Imbis na makulay at masayang mundo ang kanilang kagigisnan, naranasan nila agad ang pait ng buhay. Gayunpaman, mas pinili at nanaig sa kanila ang pagpapatawa, umusad at patuloy na abutin ang kanilang pangarap sa buhay. So ngayon hindi na kasi naghilom na yung sugat ko na kahit na ginawa niya sa akin yun, babangon ako, hindi ako magpapadown. Kailangan ko i-achieve ito na karoyag marat. Ito yung mga gusto kong marating sa buhay, yung mga pangarap ko, hindi ako magpapadown. Kaya lumaban ako. Sa ngayon, napatawad ko na siya, pero hindi maiwasan kasi yung kapatid ko na buntis na, yun mayroon akong pamangkin. Araw-araw maaalala mo talaga kapag nakita mo yun. Sa mga sinapit ng mga kabataan na ito, mas nauudyok si Governor Evardone na pagtuunan ng kapakanan ng mga kabataan. Lalo na't ikinatutuwa niya tuwing bumibisita siya sa mga kabataan, bagamat humaharap na agad sila sa hirap ng buhay, ang kanilang pagnanais na abutin ang kanilang mga pangarap ay buhay na buhay pa rin. Nakakatuwa dahil yung iba gusto mag-abogado, yung iba may nakakatuwa kasi sinusuportahan ko yan eh. Isa sa mga pangarap ni Governor Ben
ang magkaroon ng kahit isang college graduate ang bawat pamilya sa Eastern Samar. Bilang laki sa hirap, personal niyang naranasan ang epekto kapag nabigyan ng karampatang edukasyon ang isang bata. So yun ang nakita ko na dapat ang isang pamilya dito sa buong bansa, sa Pilipinas actually, magkaroon ng isang college grad. Pag nagkaroon sa isang college graduate, gagaan at gagaan ang buhay ng isang pamilya. Kagaya ng pagbibigay importansya ni Governor Ben sa edukasyon, hindi pinababayaan ng mga taga-Balay Darampan at ng Provincial Social Welfare and Development Office ang pag-aaral ng kanilang mga kinupko. Pinapapag-aral namin sa labas. Tapos sa ngayon kasi modular, andito lang sila sa center. As of now, kasi di ba tayo ngayon, module. So mayroon kaming mga social worker na assist sa kanila while undertaking the modules. Each house parent naman mayroon naka-assign na bata kung sino ang aalagaan niya. Ngunit si Ana, kahit na pwede na siyang bumalik sa kanilang tirahan at magsimula na ulit ng bagong buhay, mas pinipili niyang manatili pa rito sa Balay Darampan para na rin matiyak niyang hindi siya mahihinto sa pag-aaral. Kasi iniisip ko na baka hindi ako makapag-aral ng maayos dun sa labas. Baka maging pabigat ako sa pamilya ko, sa mga kapatid ko. Kasi lahat sila may pamilya na, ako na lang ang wala. So naiisip ko na pag umuwi ako dun, baka maging pabigat ako sa kanila. So mas maganda kung mag-stay na lang ako dito. Kasi makakapag-focus pa ako sa pag-aaral ko. Dahil ang Balay Darampan ay isa lamang temporary shelter, darating pa rin ang araw na kailangan nilang ibalik sa komunidad ang mga bata. Bago nila tuluyang pabalikin ang mga bata, nagsasagawa muna sila ng assessment sa mga ito upang makita kung handa na ba talaga silang bumalik. At hindi rin nila basta-basta hinahayaan na makalis ang bata sa kanilang poder. Pag ready na sila, nalalaman naman namin na kung ready na sila kasi parang may kasi kaming ginagawa, yung PITAC, yung psychosocial, parang may questionnaire po kami kasi inaano sa kanila. Yung score nila mabababa na dun sa mga questions. So, parang na sila. Parang naka-move on na sila dun sa experience nila. Once yung perpetrator na i-injel na, ipinaano na namin sila, pinalalabas. Nire-return namin sa mga pamilya nila. Saka yung family nila, mayroon kaming social preparation para sa family. At saka mayroon kaming constant home visit, pag-assessment o pag-update kung ano na ang nangyayari sa bata. Before may return yung bata sa family, mayroon kaming case conference. Nandyan yung barangay captain, nandyan yung mga organization kung sino, di ba mayroon tayong mga child welfare organization sa barangay, yung BCPC, yung members ng BCPC. Nandyan yung mga barangay lopon. Idinidiscuss namin kung ano talaga ang task and responsibility each concerned citizen para sa bata. So kung mayroon mangyari, at least they are prepared kung ano, dino kung saan sila pupunta, kung anong gagawin nila. Maituturing na sensitibong usapin ang pang-aabusong sekswal. Subalit kung bubuksan ng lahat ang isipan sa realidad na maaari itong mangyari lalo na sa mga kabataan, magbubukas din ito ng isang maayos na diskusyon kung paano natin ito sama-samang makukondena at mapipigilan, sa loob man o labas ng tahanan. UNLAD Pilipinas. Masakit isipin na mismong sariling kadugo pa ang magtatangka na sirain ang inosenteng pangarap ng isang kabataan. Mabuti na lang din at mayroong handang umalalay sa mga biktima. Ang tunay na pagmamahal at aruga na ibibigay at pinaparamdam ng mga house parent ng Balay Darampan. Mababaka sa pagkakawang gawa na ito na kahit hindi kadugo, maaaring maipakita ang pagmamahal na parang isang tunay na kapamilya. Bukod sa naturang pasilidad, nariyan din ang Oikos Village, kung saan layo nilang iparamdam sa bawat nakatira rito na parte sila ng kanilang pamilya. Nagsimula sa apat na magkakaibigan, iniwan nila ang kani-kanilang trabaho para sagutin ang tawag ng Diyos. Noong una, naiimbitahan sila upang magsalita sa iba't ibang parokya. 2 taon pa lang ang nakalilipas, tila ba nag-iba ang ihip ng hangin at ang tawag sa kanila ng Panginoon. There was this hunger for us to answer a call about caring for
young children abandoned, abused. So we answered that call when we were starting, about 2 years after we started. Kinukupkup dito sa Oikos Village ang mga taong sa tingin nila ay kaya nilang matulungan. Sila Sister Minerva ang mismong nagtutungo sa iba't ibang lugar para makahanap ng matutulungan nila. Sa ngayon, mayroon silang 17 pamilyang kinukupko. Na-encounter namin ito sila. It's either in the hospital or in the depressed areas where we go to, where we have feeding, pero mostly sa hospital. Ngunit batid nila na hindi pa sila ganun kahanda sa mga pangangailangan para ganap na makatulong sa mas maraming bata. We realize that we were not yet ready for that in terms of bureaucratic processes. We have to cater to the requirements of the government about standards, and which we were not prepared at that time. So we decided to go on community services. Para sa kanila, pagpapakatotoo lamang sa kanilang mga sarili at sa tawag ng tungkulin ang pagbibigay ng tulong sa kapwa. Naniniwala sila na bawat tao may taglay na kabutihan. The Oikos spirituality is like the spirit of Saint Francis. It wants to care for everyone. We want to recognize, it's like this. We see the beauty, the goodness in its person. So our mission, we feel it is our mission to reconnect him to community, reconnect him to society. So we have this inclusivity principle here in Oikos. Everything is accepted. Even when we were starting, when we were getting children, our homes would be open to women, young women in crisis, we do not even question them why they are like that. We accept them into the house, we care for them, we wait until such time that they are able to tell their story. At kapag may pagkakataon na may makita silang nangangailangan ng agapay, agad din silang nakikipag-ugdayan sa gobyerno upang mabigyang pansin ang kanilang pangangailangan. But when we encounter young women in crisis or in difficult circumstances, we give our utmost services, our utmost help, or whatever we can do to help them. There's a gut feeling that God is leading you to accept this person, this family, because they really need help. They are like our own families. For us, they are an extension of the Oikos family. The mission arm of Oikos is the Help Build Hope. Pero ang ano namin sa kanila, they are part of the bigger and getting bigger and bigger family of Oikos. Kasama namin sila. So we look at them as family members, hindi lang kliyente. Ilan sa mga nanunuluyan sa Oikos Village ay may mga kapansanan, gaya ng isang nanay na pipi at bingi. Natuklasan ni na Sister Minerva ang kalagayan ng ina matapos masira ang bahay nito, dahilan upang wala na silang matirhan. Nang kinupkup ng mga madre, isinama rin nila ang 13 anyos niyang anak na babae. Bagamat sa kanila ito nakatira, hindi pa rin naman sila pinababayaan ng gobyerno. But this WD is caring for them. Yung mga needs nila, tinitingnan nila. Yung aming local sa city, sila yung nag-aarogan. Kami lang yung bali mga hands and feet and eyes and ears of the mission. Pero yung mga help galingan sa DSWD. Pero sa amin dito, ang government naman very supportive. Halimbawa, if we need something, we can always go to people who can help us. The governor has been helpful. People in the city have been very helpful to us. Kagaya ng pangarap ni Governor Evardone na magkaroon ng isang nakatapos sa pag-aaral kada pamilya, ito rin ang hinihiling at pinagdarasal ni na Sister Minerva. Batid nila kung gaano kahalaga ang edukasyon sa pagbuo ng pangarap ng isang bata at kanyang pamilya. Sana, isa man lang, kahit isa lang muna sa kanilang mga anak, makatapos. Masupport namin mag-aral. Kasi we believe really na education is the best way to eradicate poverty in the lives, the cycle of poverty in the lives of people. Kahit lima lang na
youth ang makapagtapos ng pag-aaral, malaki ang impact niya sa barrio. Meron talagang improvement na maganda. Ang pagbibigay importansya sa edukasyon ng mga kabataan, maaaring makapagbago ng buhay ng isang pamilya. Ngunit paano kung ang isang musmos, walang pamilya na mag-aalaga at gagabay sa kanyang pag-aaral? Dito sa Sister Servants of the Visitation, mayroong dalawang klaseng serbisyo na ibinibigay. Residential facilities at community-based program kung saan tinutulungan nila ang mga pamilya na nasa liblib na lugar. Sa kanilang residential facility, tumutuloy ang 8 bata na may edad na 1 taon hanggang 15 taong gulang. Half orphan, abandoned, and for those who have a special needs, just a temporary to help the family and also them, especially for their health. Ang mga batang nakatira rito sa kanilang facility, nakuha nila mula sa kanilang pagbisita sa mga lugar na nangangailangan ng tulong. Tinitigdan din muna nila kung ang pamilya na yun, nangangailangan ba talaga ng tulong. May mga pagkakataon namang galing ang mga kabataang kanilang kinukupkop sa iba't ibang munisipyo ng Eastern Samar na dinadala sa kanila ng mga social worker. O hinahatid din sila ng kanilang parents. Hinahatid sila ng parents, no? Para i-express sa amin yung needs ng bata. Hindi naman nangangahulugan na hindi mahal ng mga magulang ang kanilang anak. Ngunit dahil sa kapos sa buhay at para na rin sa kinabukasan ng kanilang anak, pinili nilang dalhin na lang sa Sister Servants of the Visitation ng mga bata para maalagaan ng husto, mabigyan ng maayos na edukasyon, tirahan, kalusugan at kung ano-ano pang kailangan ng kanilang anak. Naawa nga ako sometimes sa parents na they're even crying, no, kapag dinadala dito yung bata. They prefer to mag-sacrifice para lang sa kabutihan ng kanilang anak kasi hindi naman talaga na ipa-adapt sila once na nandito. Kasi yung program namin is only for parang we are just taking care temporarily for them na habang nasa crisis yung pamilya, yung bata hindi pa masyadong ano sa health niya. Ang pinakabatang dinadala rito, kung minsan, kakapanganak pa lamang. Para sa mga karaniwang kaso, inaalagaan nila ang mga bata hanggang 6 na taong nagulang. Para naman sa mga special child o mga batang may kapansanan hanggang 15 taong gulang. So it depends to the case nila, sa situation nila, kung yung aim namin naaabot na ba, no? For example, may bago kaming clients ngayon. She is 3 years old. She is have cerebral palsy. So ang aim namin, tinutulungan namin para pag physical therapy. So kaya yung parents idinala dito, no, para physical therapy siya kasi wala silang pera at saka yung pagkain. Once makalakad na siya after 1 year, 2 years, 3 years, pwede na namin siyang sa pamilya niya. Pero it depends kung ang family kukunin nila. Madalas sa kanilang foundation, pansamantalang pag-aalaga lang at kapag nakaahon na ang kanilang magulang sa kahirapan, binabalikan nila ang kanilang anak. May mga pagkakataon din na kapag ang bata, hindi na talaga kayang balikan ng mga magulang, ipinapaampon nila ito. Ngunit bago ipaampon, marami silang prosesong sinusunod. Isa sa mga proseso nila, ang pagkakaroon ng social case study. Tinitigdan din nila kung mayroon pa siyang ibang kamag-anak na pwedeng mag-alaga sa supling. Dahil yung foundation po namin is registered and licensed and accredited po. So we are following what the law is asking us. Then after mga documents na kailangan, paano pa yan sa doktor or mag-investigate pa kami. Dahil sa mga sanggol o maliliit pa talaga ang mga batang inaalagaan nila pag dinadala sa kanila, hindi gaano nakakapagtanong ang mga ito tungkol sa kanilang magulang. Rare lang kasi yung mga batang medyo malaki-laki na. For example, mayroon kami dito mga special child, hindi naman sila makapagsalita. Kasi mga handicaps nga, mga incapable to talk. Mayroon kaming case din siguro for adoption siya, 4 years old or 5 years old namin siya sa foster parents for the adoption processing. Ini-explain naman namin, no, ganito. Alam niya na yung nanay niya, hindi siya pwede maalagaan yung nanay niya incapable para magano sa kanya. So, we try our best to explain.
Upang lumaki gaya ng iba pang bata, hinahayaan lamang nila ang mga ito na gawin ang mga gawain na tulad sa mga ginagawa ng isang pamilya. Pag may oras sila, pinapasyal din nila ang mga bata sa labas ng kanilang facility. Sa aming pagbisita sa pasilidad, nakilala rin namin ang mga batang pinakamatagal nang naninirahan dito. Ang dalawang bata, mayroong cerebral palsy at epilepsy. Ang cerebral palsy ay isang uri ng karamdamang developmental na nagiging dahilan upang mahirapan sa paggalaw, koordinasyon, postura, pagbalanse at muscle tone ng isang individual. We were surrendered by their own families. One of them was neglected by her own mother. And her family, yung kanyang lola is very old siya, matanda na. So hindi na siya maalagaan ng kanyang lola. At saka mayroon siyang kapatid pero hindi na siya inaano ng kapatid niya. Ang mother niya, she never even tell na that is my daughter. Kahit hinahanap namin, hindi namin mahanap. Bunsod na rin ng kanilang kapansanan, hirap silang maipaampun ang mga ito. Gusto kasi nilang makasiguro na ang pamilyang mapupuntahan nila ay maaalagaan talaga sila ng husto. Iginiit ni Sister Ruby na habang bukas ang kanilang foundation, nandito sila para sa mga bata at handa silang alagaan ang mga ito hanggang sa makahanap sila ng pamilyang mag-aalaga at magmamahal sa kanila ng tapat at buo. They are really, they need all really our love, our care, everything. Kasi talagang they cannot do nothing without us kasi immobilize sila, hindi makakain mag-isa, hindi makapaligo ng isa, hindi nga makapaglakad, hindi nga makapagsalita. So, o iiyak o sisigaw. Sa kabila ng limitadong pondo ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga kabataan at mga ulila, kahit sa personal na inisyatibo, ay gumagawa ng paraan si Governor Evardone. Gayunpaman, nananawagan ito sa national government na sana matulungan sila pagdating sa aspetong ito. Pero nakakatuwa nga, nagpapasalamat ako na may campaign din yung simbahan dyan, yung mga madre. Personal lagi yung tumutulong dyan. UNLAD Pilipinas. Sa pagpasok ng pandemya, lubhang naapektuhan ang iba't ibang antas ng lipunan. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang marami sa mga pagsubok na kanilang hinaharap. At ang iba naman, bukas palad na tumutulong sa kapwa, katulad na lamang ni Vilma. Nang lumaganap ang COVID-19 pandemic sa bansa, naisipan niyang mag-post sa kanyang social media upang humingi ng gatas na kanyang ipamimigay sa mga bata at nakatatanda. Nung unang beses niya itong gawin, hindi pa siya parte ng Provincial Social Welfare Office. Kalaunan, siya ang itinalaga para bisitahin ang mga taong nangangailangan ng tulong sa mismong lugar nila, katulad ng persons with disabilities at senior citizens. Although may mga ano naman kami, may mga coordinator per municipality, yung sa akin kasi parang nakamonitor ako sa social media. Kung sino yung, kasi marami, di ba uso na ngayon yung mga pinupost na ano, doon po ako nagmo-monitor na kung sino mga nangangailangan. Sa tuwing nag-home visit si Vilma, sinasabi niya sa kanyang mga binibisita kung ano-ano ang mga dokumento ang kailangan nilang dalhin para mabigyan sila ng tulong ng PSWD. Bukod pa rito, nagdadala siya ng ayuda na galing sa donasyon na nakuha online. May nangyayari kasi na parang hindi naman sa kulang ang natanggap nilang assistance sa amin, parang malaki lang talagang kailangan nila or mas may kailangan pa silang iba na wala dito, na di na namin pwede makuha dito sa programa namin. Ang ginagawa ko, pinopost ko sa social media. May mga friends ako na nagdo-donate. Tapos, yun, ang binibigay ko sa kanila. Sa field talaga ako. Pag may nakikita akong ano, yung parang kailangan kong tulungan, ini-interview ko sila. Tapos, saka inire-refer ko dito sa opisina. Maliban sa mga PWD at senior citizens, marami na rin silang natulungang mga bata. Tinutulungan ko sila na imbis na sila ang magdadala ng
ng mga requirements nila, ako na mismo ang nagdadala, ako ang naghahatid ng assistance sa kanila mismo. Sinamahan ng aming team si Vilma papunta sa isang home visit niya. Isang post sa social media nakatawag sa kanyang pansin tungkol sa kalagayan nito. Walang pagdadalawang isip na nagdesisyon si Vilma na puntahan at kamustahin ang sitwasyon ng lalaki. At para na rin matukoy kung anong klaseng tulong ang pwedeng maibigay ng ahensya. Sa pagsama ng aming team kay Vilma, nakapanayam namin ang asawa na si Daisy Buna. Yung diagnosis ng doktor ni nasopharyngeal carcinoma, yung unti-unti yung lumalaki yung dito niya, tapos nung pag-discharge namin, wala pa yung kabila. Ngayon, parang unti-unti na siyang lumalaki dito. Tapos yung mga gums niya, parang kinain na. Parang yung simula, dun sa dulo. Tapos ngayon, parang parang inabot na dito yung tinahuban yung ngipin dahil sa pamamaga ng yung gilagid. Dagdag dagok din sa sitwasyon ng kanyang asawa ang problema nito sa panghinga dahil gamit niya lang ang kanyang bibig sapagkat ang kanyang ilong may bukol sa loob. Kasi kinunan to ng biopsy tapos dugo ng dugo yung ilong niya dito pag gabi tapos sumasabay sa ilong yung dugo. Kasi yung ano, hindi naman nalagyan ng plaster kay nasa loob eh. Binkuha na ng sample ng biopsy. Malaking tulong at pasasalamat ni na Daisy sa tulong na natanggap nila mula sa PSWDO. Malaki ang namenos sa kanilang naiwan na bayarin sa ospital na umabot ng 30,000 piso. Bahagyang nabawasan ang suliranin, nakatulong din ito para sa dagdag na pang-araw-araw ng kanilang pamilya. Lalo na't pati ang kanilang anak, nagkakasakit na rin. Dumating pa sa punto na nangutang pa si Daisy sa kanyang kaibigan para lang makapagbayad sa ospital at mailabas ang kanyang asawa. Pag uwi namin dito, tsaka ako nang nagpa-process ng mga papel para mabigyan kami ng tulong. Sawa ng Diyos, binigyan kami ng 1,000 sa PSWDO. Tapos another 10 naman sa SETI Hall. Maraming salamat po sa mga tumulong sa amin. Tsaka yung mga hindi ko na ma-mention lahat-lahat kasi napakarami. Pati yung tumulong sa nagsin sa amin ng mga sa GCash. Malaking turong na rin. Pati yung mga kapitbahay ko, mga kaibigan ko na tumulong. Yung mga nagbibigay sa akin ng pera. Maraming salamat sa inyo, pati dun sa mga ahensya na tumulong sa amin. Ngunit sa hindi inaasahan, ilang linggo matapos na bisitahin ng ilang kawani ng PSWDO at ng aming programa upang tingnan ang kalagayan ng asawa ni Daisy, isang nakalulungkot na balita na nito lamang ika-3 ng Desyembre ng nakaraang taon, tuluyan nang pumanaw ang kanyang mister na si Joey. Ang pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, mayroong iba't ibang proyekto sa kanilang nasasakupan. Gaya na lang sa mga kababaihan, mayroon silang livelihood programs lalo na sa mga solo parent. Subalit may pagkakataon din na hindi lamang mga babae ang nagiging solo parent. May mga tatay din na sila yung nag-aaruga o kanilang mga anak, mga pamangkin, apo. Yun, mayroon kami dyan. Bukod pa rito, mayroon din silang programa para sa mga senior citizen. Lalo na noong dumating ang pandemya, mas binigyang pansin ni Governor Evardone ang mga nakatatanda. Grabe yung massive kami yung mga vitamins, multivitamins, vitamin C, etc. Yun ang namin. Hindi naman namin kaya magbigay ng bawat senior citizen sa si marami ng financial. Ang ginagawa na namin per association, yung iba tinutulungan ng livelihood, bumibili sila ng mga monoblocks, pinaparent out nila, so mayroon silang etc. etc. Para kay Governor Ben, malaki ang gampanin ng mga nakatatanda sa lipunan, kaya naman dapat lang suklian ang kanilang amba. Panawagan pa ng gobernador na sa susunod na magiging presidente ng ating bansa, itaas ang pensyon ng mga senior citizen. Yung halimbawa, yung kapatid ko nga rin yung nakagraduate, sabi niya, pakakakuha niya ng pensyon niya. Alam mo kung saan? Halos sabay-sabay yung nare-release yan eh. Alam mo saan diretso nila?
drugstore. Yun lang kumakain ng ano nila, yung mga pension. So kailangan talaga taasan itong social pension ng gobyerno. At saka isali na kahit mayroong tinatanggap, kasi yung mga iba dun, magkano lang tinatanggap? 3,000, 1,500 from SSS. Pero disqualified sila to receive pension dahil may natatanggap nga sila. Ako, kung ano, dapat across the board lang. Isa sa mga naging halimbawa ni Governor Ben ang lungsod ng Burongan. Dahil doon, mayroon silang mga programang partikular na tumutulong sa mga senior citizen. Isa pa sa nagpabilib kay Governor Ben, ang programa ni Mayor Agda na libreng gamot para sa lahat ng mga taga-Burongan. Sa gitna ng pandemya, napakahalaga at kritikal ang mga social services, lalo na sa mga katulad ng probinsya ng Eastern Samar na unti-unti na rin nasisilayan ang pag-unlad. Yung susunod ng Pangulo, dapat magkaroon siya ng free transportation, shuttle buses. Kasi yung iba, libre nga yung ano, tuition, miscellaneous. Eh kung far-flung municipality ka, mamamasahi ka. Kung hindi ka mamamasahi, magdo-dorm ka. At talagang yun ang kailangan, massive yung social services natin. I-refocus talaga. At naramdaman yan, nakita natin yung weakness dyan nung ngayon na nagka-pandemic. Kaya naman mensahe ni Governor Evardone sa mga kapwa niya Estehanon, ang mga kwentong ating natunghayan, ang patunay na kahit anong hirap at hagupit ng buhay, mabuting manaigang busilak na puso at pakikipagkapwa-tao. Well, sana nga ito, yung mga mayroon, pupunta ko kayo, makipagtulungan kayo. Sana, at importante, maintindihan nyo muna. Maintindihan muna natin bakit sila nagkaganon, bakit na nagka-problema sila sa ganong, tapunta sa ganong sitwasyon. Ngayon, kung mayroon tayong extra ng konti, tulungan natin makapag-aral itong mga ito. Ang maging isang responsableng anak, magulang, kaibigan, at kababayan, tiyak na may malaki at pabuting bunga. Dapat lang na isaisip ng bawat isa na sa bawat hakbang na ating gagawin, ang maaaring maging epekto nito sa ating kapwa. Kung ano ang tama sa mata ng Diyos at sa mata ng batas, ang dapat ding maitatak sa lahat, nang makapamuhay ang lahat ng matiwasay ng malayo sa kapahamakan at panghuhusga. UNLAD Pilipinas. Karapatan ng bawat Pilipino ang malaman kung saan napupunta ang pera mula sa kaba ng bayan. At sa patuloy kong paglilibot sa buong kapuluan, titiyakin kong maihatid sa bawat Pilipino ang mga impormasyong dapat nilang malaman. Hanggang sa muli, ako po si Cesar Soriano. Maraming salamat at ito ang programang UNLAD Pilipinas!